bird flu cases sa Pilipinas, kumpirmado. Kinumpirma ng Department of Agriculture na may 77 kaso na ng bird flu sa bansa, kung saan, 5 sa mga ito ang active. Ayon kay Department of Agriculture U.S. Secretary Ariel Kayanan, batay sa pananaliksik ng mga dalubhasa sa Bureau of Animal Industry, ang posibleng source ng infection ay ang pagkakaroon ng presensya ng migratory birds. Paliwanag nito na sa panahon umano ng cold season, ang infected migratory birds ay nakakapagpakalat ng bird flu virus sa mga pugo, pato, at manok. Ang naturang bird flu ay kasalukuyang nakakaapekto sa mga lugar sa Luzon at Mindanao, kabilang nasa Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, Tarlac, Bataan, Laguna, Camarines Sur, Sultan Kudarat, Benguet, North Cotabato, at Davao del Sur. Sa gitna nito, hinimok ng ahensya ng mga affected owners na i-report ang posibleng mga kaso at tumanggap ng indemnification para sa kanilang kalugian, na 100 pesos para sa mga manok bawat isa, at 15 peso per head para sa mga pugo. 20% ng mga botante, di pa nakakapagdesisyon kung sino ang ibobotong Prexibet ayon sa Okta. Inihayag ng Okta Research na halos 20% pa ng mga botanteng Pilipino ang hindi pa napa-finalize ang kanilang ibobotong pangulo sa may elections. Dahil dito, sinabi ni Okta Research President Ranjit Rai na maari pang hilingin ng mga presidential candidates ang tinatawag na soft votes para magbago pa ang pipiliin ng mga botante. Mababatid na sa April survey ng Naturang Research Group kaugnay sa presidential preference, na panatili ni dating Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ang top choice sa 57% mula sa 1,200 sample size na may 3% margin of error, na sinundan ni Vice President Lenny Robredo sa 22%, pumapangatlo si Manila Mayor Francisco Isko Moreno Domegoso. Sa vice presidential bets naman, nangunguna pa rin si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio sa 57%, na sinundan ni Senate President Vicente Tito Soto, pero malayo sa 23%. Paalala ni Rai sa mga botante, huwag e-base ang kanilang boto sa resulta ng mga survey. Pag-aproba ng palasyo sa fourth dose ng Bidco Taklam dahil sa posibleng surge sa Mayo. Prevention is better than cure. Ito ang ginawang paglilinaw ng palasyo sa ginawang desisyon ng gobyerno na payagan ang ika-apat na dose ng bakulam kontra Bidco, bilang bahagi lamang ng kanilang preventive measures. Finawi ni Communications Secretary Martin Andanar ang pangamba ng publiko, na baka kaya nakalusot ang fourth dose, o ang ikalawang booster, ay bilang paghahanda ng pamahalaan sa napaulat na posibleng muling pagtaas ng mga Bidco cases sa bansa ngayong Mayo. Ayon kay Andanar, ang hakbang na dagdagan ng dosage ng bakulam, ay bahagi lamang ng siyentipikong tugon ng pamahalaan sa tinatawag na waning immunity. Aniya, ginagawa lang daw nila ang kanilang trabaho na mapalakas pa, o maprotektahan ang publiko laban sa nakahahawang beres na hindi pa naman daw tuluyang nawawala. Daily cases ng Bidco pinaghahandaan, maaaring umabot ng 60,000 sa Mayo. Tuloy ang apela ng mga health officials na palakasin pa ang tuklamation rate sa bansa, lalo na sa mga lugar na konti pa lamang ang mga nagpapatuklam. Ito ang naging panawagan ni WHO Representative of the Philippines Dr. Regendra Yadev kasunod ng babala ng Department of Health na posibleng tumaas muli ang bilang ng mga Bidco cases sa Pilipinas. Sinigundahan ni Dr. Yadev ang naging tansya ng DOH na maaring sumipa ng hanggan 60,000 ang maitatalang bagong kaso ng Bidco kada araw sa susunod na buwan. Ito ay sa kadahilan ng bumaba ng 50% ang pagsunod ng mga taga Metro Manila sa minimum public health standards. Sa modelong pinagbabasehan ng mga otoridad, kahit na 20% lamang ang ibaba ng compliance ng publiko sa health protocol, ay maaari pang umakyat sa 34,788 ang mga aktibong kaso ng Bidco. Pia Wurtzbach, nakaboto na ng presidente ng Pilipinas sa Abu Dhabi. Nakaboto na si Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach para sa May 2022 national elections sa Pilipinas, sa pamamagitan ng Overseas Absentee Voting United Arab Emirates. Mababatid na noong April 10, nang simulan ang botohan para sa mga Filipino na nasa iba't ibang panig ng mundo. Ayon kay Pia, sa pamamagitan ng pag-shade sa maliit na itim na bilog, pakiramdam umano niya ay gumagawa siya ng choice tungo sa hinaharap. Giit nito, isang boto lang umano ang sa kanya mula sa milyon-milyon pang botante, pero bawat boto naman umano ay mahalaga. Maha Salvador at non-showbiz BF, engaged na. Engaged na sina Maha Salvador at non-showbiz boyfriend niyang si Rambo Nunez Ortega. Kaugnay nito, ibinahagi ni Maha ang naturang bagong yugto sa kanyang buhay sa pamamagitan ng kanyang Instagram post.
Makikita dito ang mga larawan sa nangyaring engagement nila, at ipinasilip rin ang kanyang engagement ring. Sa naturang mga larawan, may caption ang actress na "My New Beginning", habang sa post naman ni Rambo sinabi nitong "The best part is yet to come". Samantala, inulan ng pagbati ang dalawa mula sa mga celebrity. Lahat po ng newsflash video ay makikita sa aking newsflash playlist. Sa mga gusto naman po ng mga biblical topics, punta po kayo sa aking channel na Mahafree TV. Para sa mga gustong mag-order ng Firmax Firmang and Lifting Cream and Immune System Booster, contact Mr. Dante Meraviles on Facebook. Cell phone number 09086553757.